Nay! Ano po yan? Kamusta po? Kumusta po buhay, Nay? Ano po yung tinitinda nyo? Naglako po ako ng gulay. Ano po nilalako? Gulay. Si ma'am po, si Lola po ay gulay. Ano po pangalan nila, Nay? Piminda Mendoza po. Mendoza po. Bakit, asa po yung mga apo nyo, anak nyo? Bakit hindi po kayo tinutulungan? Hindi po. Ang mga anak ko may sarili-sarili ng pamilya. Mag-asawa na lang po kami, pareho sa inyo. Bakit ilang taon na po ba kayo? 73 na po. Gaano, 73 years old na po si nanay. So, gaano nyo na po katagal ginagawa ito? Hindi ko na mabilang. Dito, alos, dito na po ba kayo tumanda sa lugar na to, sa Pasitan? Pero may pwesto po kayo o palakad-lakad lang? Palakad-lakad lang po. Wala po ba kayong apo? Wala? Wala? Mayroon po apo, kaya alam mo siyempre may kanya-kanya. Kanya-kanya ng pamilya. At saka, yung kumbaga, ang asawa ko po, pangalawang asawa ko. Kaya siyempre, pinanginipan ko sa kanila. Hindi po ba na yun na? Dapat tinutulungan ka nila, magpahinga ka na, lalo na yan sa ganyang edad, eh sana nasa bahay ka lang. At sana sila na lang yung nagtatrabaho, kahit may pamilya sila, nabibigyan ka nila. Hindi po siguro maaari kasi wala naman, wala nang ulang-ulang po kami. Walang-wala talaga? Walang-wala talaga. Kung hindi kami magtanim, yung asawa ko hindi. Ano talaga po yung mga tinatanim niyo? Kamote, bedside, mustasa, okra. Puro mga gulay ito, ano po yan? Opo, yung tinda ko ngayon, gulay. Gulay, yun yung gulay. Tinapay kasi... Bumili ka ng tinapay, may mga gulay ka. Nasa bukid yung asawa ko, maramay. Nasa bukid. Yan nga mga kapiturada siya, rinig niyo naman. Silang dalawang mag-asawa. Ilang taon na po yung asawa niyo? 68 po. 68 po. Siya po, kayo po 77. 73 po. 73. May pension sana po sa munisipyo, sa senior citizen. Ay tinanggal naman yung lista ko sa pensioner. Kasi hindi raw ako nakapunta ng payout. Na-lockdown kami. Hindi man ako makabiyahe. Pero may bahay po kayo sa ano? Dito sa Pasita o... May bahay po kami dyan sa... Pero dyan sa okay naman po. Kamusta naman po yung ano, lugar niyo? Nagtatanim po kami para kami mabuhay. So, hindi naman pagtatanim na yung tanging nakakabuhay na lang po sila. Oo. Yan ay, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ay, kilala ko po. Oh yeah, nanonood po siya. Sana, baka may gusto po kayo sabihin. Sana po matulungan ninyo kami. Kasi hindi na namin kaya kung hanggang nabuhay na yung asawa ko hindi na pwedeng matanggap sa trabaho. May driver siya, karpintero, pero hindi na mag-aakyat kasi nangangatog na ang tuhod. Nangangatog na ang tuhod. May sakit po ba? Mag-ano kami, para kami kumain. Hindi kami pwedeng umasa sa mga anak namin. Bakit hindi po kayo pwedeng, bakit hindi po pwedeng umasa sa mga anak ko? Kasi anak niyo po yan. Hindi dapat po. Sila na po mag-aalaga sa inyo, lalo na yan, may edad na kayo. Ilan po ba anak niyo? Lima po yan, namatay na yung isa. Yung isa po nasa Bicol. Yung isa nasa Paranaque. Hiwalay po ang mga anak ko. Pero ilan po yung anak niyo? Lima? Anim? Apat na lang po. Apat na lang. Na yung isa. Hindi po talaga pwedeng iasa yung kaming mag-asawa. Siyempre, kumukonsumo kami, tubig, ilaw, oo, pagkain pa, natural maghanap po. Okay, nanonood po si Francis Leo Marcos. Baka may gusto kayo sabihin sa kanya. Marami po sana akong dapat sabihin, kaya lang... Sige, sabihin niyo na po lahat sa kanya, nanonood lang po siya. Handa po kayong tulungan niya. Sana po matulungan niyo kami, ma... Kahit man lang makaano kami ng tuhunan para hindi na kami nagbubukal ng lupa. Kung sakasakali po, maawa kayo sa amin. Kung hindi naman po, maraming salamat din po. Yan po, Nay. Kasi napansin ko kayo kanina. Lalakad kayo dito sa... Ano sa gitna ng arawan. At sumilong na lang po si nanay dito sa gilid ng... Yung tinda ko po, kasi lang yung pambili ng bigas ngayong araw na to. Bukas, magkakagilan po na naman kasi nagtatanim pa lang po kami. Okay, hindi naman para-parate na may ikabubuhay. So wala po kayong bigas? Wala.
wala pa. Bibili po ako ng 1 kilo dyan sa... 1 kilo lang yung araw-araw binibili nyo. Kasi na po yung sa inyong dalawa. Pa, mga, yung kain namin, yung 1 kilo sa mag-apo, anak naman bukas para magkaroon. Yung po pwedeng titingnan. Yung ano lang naman sa akin, ano, bilang isang anak doon, siyempre, kung kayo yung magulang ko, hindi ko kayo pababayaan. Wala naman siyempre, po, tutulungan kayo. Wala naman po. Lalo na sa panggamot, di ba? Bibigyan ko kayo ng panggamot, di ba? Dapat binibigyan kayo ng sarili ninyong gamot. Ngayon, meron po ba kayong nararamdaman? Kung may nararamdaman naman po, pero naman, baliwala na lang sa amin kasi hindi kami pwedeng tumingga. Hindi, walang magbibigay sa amin. Mga anak ko, baka naman agawin ko pa yung para sa mga anak nila. Kaya nakakagalaw pa naman kami. Dahanap ko kayo kami. Pero na, napabilib niyo ako dito po, no, Nay. Kasi talaga na nagsasakripisyo kayo para sa inyong dalawang mag-asawa. Pero sana naman tinulungan kayo ng, ano, ng mga anak. Napibigyan din po kami. Paminsan-minsan. Hindi po parate. Hindi naman po yung iaasa namin yung mga. Ibig ko sabihin, dapat hindi na ako kayo nagtatrabaho sa ganyang itag. Hayaan niyo po silang magtrabaho para sa inyo. Eh sana po na-relax kayo. Hayaan niyo, eh, Peber, makadaan mo tayo ulit dito. Si Francis Leo Marcos, makaharap niyo. Nakikita ko po siya sa TV, sa cellphone. Kaya po, nanonood nga po siya. Baka ano po, sabihin niyo po lahat bago po kami. Eh, paano naman po ako niya matutulungan? Nandito ako, hindi ko si alam kung nasaan. Ito po yung ID nyo. Saan po kayo nakatira? Address nyo na po ito. Okay, yan po yung address niya. Si nanay po ay nakatira sa 297, ano po ito? Dulo. Pay 6, Landayan. Purok 6 po yan. Ah, Purok 6, Landayan. Yan po, pakita natin. Yan, nakikita nyo naman po. Yan ang ano. Okay po, Nay. I-Pemer, pupunta dito si Francis Leo Marcos sa lugar nyo. Pwede nyo siyang papunta, eh. Pwede nyo sabihin sa kanya. Sana po. Ganun na lang po ang ano po, pag-asa. Kasi mahirap dito, lalo. May gwardya. Pinapalis kayo? Bawal naman po kasi may palengke. Pero kinukonsidera na ako nila. Kasi nakikiusap ako. Kung hindi ako magtitinda, hindi kami kakain. Okay, ngayon, Nay. Sasamahan po kita. Samahan niyo ako. May lalapitan tayong isang tao na pwede ka rin tulungan. Ngayon, syempre, isa rin siya sa vlogger. Nakasama ko. Siya ay humanitarian at napakabuting tao dahil na-inspire din siya kay Francis Leo Marcos. Ipapakilala ko po siya. Siya po ay si Sir Taong Gala. Ngayon, pupuntahan po natin siya ngayon. Ha? Okay lang po ba sa iyo, Nay, para sakali masuportahan ka din si Sir Taong Gala. Yan po, mga kapitrados, pupuntahan po namin si Nanay si Sir Taong Gala. Andito lang naman siya sa loob. Tara, Nay, samahan niyo po ako. So, ayan, Sir Taong Gala. Okay, sir. Si Nanay, ito nga mga piturados. Kaya nga, dahil mabait si Sir, dahil matulungin po si Sir TV, dahil may nakita tayo isang senior citizen dito, sir, na nagtatrabaho dito, nagbibenta ng gulay para may pambili siya ng 1 kilo bigas sa isang araw. Anong gagawin natin? Ano, Nay? Anong gusto niyo, Nay? Ako po, hindi naman ako araw-araw nagtitinda dito para lang mapanatag yung tuwa ko. Eh, bibig na naman po ako. Kasi ang sabi ng kuwarga, bawat mistake kasi may kapike. Saan po kayo? Diyan po sa iba nila no sa dati yan kami sa kanila. Diyan po
tapos na po ako magtinda, nagbili akong tinapay para diretso na ako sa buwis. Kilala po ako ni Dati Vice Tampo. Binigyan ako niya ng kapiro kasi namita niya yung bahay na. Bilang po ako... So, bali, ano ninyo? Anong ano ninyo? Sana po, malaya akong makapag-ibig dito. Ay. Kung sakasakali pa po. Kasi kinagagalitan ako lagi ng pag nakikita ako ng mga ano yan. Sana naman, hindi naman po ako kumitin kasi isang tabi. Ito nga, nakita lang ako niya po, okay na eh. Yan lang ako nalangan. Yan naman kasi, kumbaga, para akong pinakabahan na po, eh, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ako makapagtinda. Wala naman po kami nangainin. Sana kayo nangawin? Yan po sa likod niya. Hindi lang po sa dati. Ayaw niya po kapas dyan? Oo, di pa po may garahe dyan dati. Ay, yung mga terminal na bus, yan ay pagpunta. Doon po sa likod niya, tawagan po yan. Marami kami nagpapalit. Yan yung mapapuntang Maynila? Sa bus. Dati, Dilarusa ang nakaparada dyan, pero doon kami sa kabila, doon sa tawagan. May tanay na po. Hindi naman pala, kuminsan mo, Martes, kuminsan Lunes, ako nakikita. Kasi wala naman araw-araw, Martes, hindi lang ako nakikita. Hindi man mo kalawa, kasi, pre, ano ka, pre. Lang po, para meron naman akong so, kailangan nyo yung bigas ngayon? Sana po. Bibili saan na ang bilihan ng bigas dito? Bilihan ng bigas? Hindi kasi kami taga rito. Saan ang bilihan ng bigas? Bilihan ng bigas? Dito po sa amin. Yan po sa amin. Sa? Yan po. Punta ka. Yan. Sasama namin ni Sir TG ngayon si Nanay. Nakita nyo nga talagang ano sa Sir TG. Iyak kasi kanina si Nanay, nakaiyak. Ba't po kayo umiyak kanina, Nice? Ba't po kayo umiyak kanina? Eh, yaman din lang nabanggitin niyo si Leo Marcos. Eh, pinapanood ko po lagi yan. Ah, pinanonood yan? Pinanonood ko po yan. Kung sabi ang nasa sa loob ko, kung sana ako makakalapit yan, sigurado hindi ako pahihindihan. So pumasok na kami sa loob ng palengke kasama namin si Nanay at si Sir Taong Gala. Na-inspired lang kasi yan si kami ni Sir Taong Gala kay Francis Leo Marcos, Nay. Kaya yun. At matagal na rin namin ginagawa rin na namimigay rin kami ng bigas. Pero mas matagal nang ginagawa din ni Sir Taong Gala. Yan. Basta si Sir Taong Gala, matulungin din yan. Lalo na sa pagdamong bigas ang problema. Huwag po kayo maglala. Nawala kayo yung buong limang kilo. Yan, dito na tayo sa bigasan, mga kapiturados. At sa sama at Sir TG. Paano mabubuhat niyo? Pwede naman po isakay. May mga padyak po yan. Yan sa labas, may padyak. Ano hong pangalan ninyo, Inay? Los Biminda Mendoza po. Los Biminda Mendoza? So, nagtatrabaho lang kayo rito, paikot-ikot? Pwede mo kumigil kasi... Pusog po kayo na eh, para may dumaan po rito, no? May masasayang na kayo, may ulam po kayo. Ha? Wala kayong ulam? May gulay doon sa bahay. May gulay sa bahay, pero walang sahog. Kasi lang po sana ang pambili ng isang kilong bigas yung ano po lagi yung inuulam? Okra?
Ano? Talong? Eh, hindi, wala pong talong. Talbos, talbos, petsay, gano'n. Ayan. Ito para sa iyo, Nay, ha? Nay, hey. May pangkain ka na. Ayan po, Nay, ha? May bigas ka na po. Ano po masasabi? Paano yung mabigat daw ang ano ninyo? Kaya niyo po ba? Ano, kaya niyo po buwa-buwatin? Mas mabigat nga dito kanina yung dala ko. Panginan dala mo? Kaya po? Marami pong salamat sa inyo. Marami pong salamat. Kahit pa paano, nakalibre na yung aming pang limang araw na ito aabotin sa amin. Kaya pantrisikil niyo. Pantrisikil pa. Hindi ako mabigat yun, ha? Tandaan niyo po, baka balikan po kayo ni Sir Taonggala. Ha? Sumakay na lang po kayo ng tricycle para hindi kayo mabigat. Okay, Nay. Nay, ano, kaya niyo po ba mag-isa? Yan, at mga kapiturados, nauna na po si Nanay. Pinauna namin, baka maganap pa ng ulam yon, no? Pero yan, maraming salamat pala kay Sir Taonggala. Sir Taonggala, ano masasabi mo rito? Ngayon mga kaibigan, so nakita natin yung matanda, no? At paano ay binigyan natin ng kanyang makakain kasi wala daw siyang bigas. At least siguro nagkataon na nagkatakto na nagkakita natin. Yan, ano, summit po Sir TG, ha? So yun na nga, agad sa muli na lang mga kapiturados. At abangan nyo na lang po ang aming iba pang vlog ni Sir Taonggala. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Bye!